Before malalaman na magsimula tayo. Hi guys! Welcome back to my channel. Pasensya na dahil ngayon lang ulit ako nakapag-take ng video. So guys, since nandito na tayo sa Taiwan, asahan nyo na gagawa pa ako ng madaming videos. So thank you guys sa lahat ng mga nag-subscribe. At kung ikaw hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka. Ayan guys, so let's proceed. Ayan, may kodigo tayo. Hindi natin siya memorize. So, ayan, sinulat ko na siya kung ako nag-take ng video. Next video fee ko is 39,270. Yan yung placement fee na. So, i-discuss ko sa inyo kung paano namin siya binayaran. Bale, hindi mo naman siya mabayaran na agad-agad. So, hinati-hati naman nila to. Bale, before medical, pinagbayad nila kami ng 10,000 down payment pass placement fee. Tapos, since magme-medical ka na, papabayaran sa'yo yung medical fee, which is 5,500. Hindi sige na agency namin. Hindi ko lang sure sa ibang agencies kung magkano yung mga other expenses nila or like medical kasi na iba-iba naman guys. Baka kasi iba yung recommended clinic nila. So, hindi ko lang sure kung pareha. So, and guys, yung breakdown kung paano namin binayaran yung 39,270 na placement fee is first payment is 10,000 pesos. Yun yung bago ka mag-medical. 20,000 pesos kapag pumasa ka na ng medical at magpipidos ka na. And lastly, yung natitirang 9,270, ito na yung kapag tapos mo ng pidos, magte-teko ka na. Yung teko kasi, parang seminar siya na gaganapin bago ka umalis. Tsaka parang doon na rin natin ipaprocess yung visa. Aside from placement fee kasi, meron pang mga other expenses kapag ka nagpunta ka ng Taiwan. So, ito, again guys, hindi ito pangkalahatan kasi may mga cases na kapag super urgent, sinasagot talaga lahat ng company na mapupuntahan mo dito sa Taiwan. Sila yung sumasagot na lahat ng expenses mo. So, swerte mo na lang kapag doon ka napunta. So, dahil hindi tayo swerte or hindi tayo pinalag magpunta sa ganong kumpanya, kailangan natin magbayad guys. So, ayan, bukod sa placement fee guys, meron din kami processing fee. Itong processing fee ata, ito yung pag-aasikaso ng mga parang kagastusin ng agency para sa pag-aasikaso ng visa mo papunta dito sa Taiwan. So, processing fee is 21,430. 21,430 processing fee. And bukod dyan guys, meron pa yung other expenses. Like ito. Number one is yung ESA or parang tinatawag nila sa agency na birth certificate verification. So ipapa-verify nila yung birth certificate mo kasi parang bawal ang kayo mga name register. So mag-invite kami ng 500 pesos for that. Tapos number two is PhilHealth. Hindi ko alam kung bakit kailangan namin pabayaran since may parang pinaka-health card naman dito. Pero basta yun, since kasama siya sa pinayaran namin, PhilHealth is 2,100. And sinigil din kami ng agency for Xerox sa mga magagastos nilang pan-Xerox yun sa mga papel ng mga pipirman namin siguro, ganyan. So ayan, 450 yun. Plus notary. Yun ata yung kapag ka, basta yung may mga papanotarize ka, notary public, yung mga ganun. Bale, hindi ko kasi sure kung paano siya nag-work. So basta yun, nag-bayad din kami 500 pesos para sa notary. And of course, POEA processing fee, parang ayun, ganun na nga, 4,306 yung agency na mismo yung maglalakad ng lahat. So ayan, that's 4,300 POEA fee. So ayan, pre-departure fee naman or tinatawag ng pre-dep kapag ayos na lahat, parang
Ayan, kapag kakompleto ka na lahat, bale, 2,100 siya. Ayan. So, eto guys, hindi naman siya siningil ng buo, agad-agad. Ayan, may sarili siyang breakdown. Yung first breakdown na sinare ko kanina, for placement pinang yun. So, ayan. Bale, sila na bahala kung paano nila yung pagsasama-samahin. Pero parang, tatlong beses ata or apat na beses kami nagbayad, hinati natin dito. So, ayan. Yan yung nagastos ko papunta dito sa Taiwan. 76,150 lahat yung nabayaran ko sa agency. So, of course guys, kapag ka nag-aasikaso ka ng mga papers mo, wala ka, lahat, medical, iba pa yun guys, parang out of pocket mo rin yun. So, medyo malaki na rin talaga yung na-invest ko papunta dito sa Taiwan. So, ayan, para sa mga walang idea kung magkano yung mga nagagastos. So, ayan siya guys, pwede naman kayong mag-lending kung talagang decidido kayo papunta dito and wala kayo talaga makakabuhan. May lending naman na i-offer yung agency sa inyo, which is legit naman. Kaso, expect nyo na guys na talagang mahal yung interest kasi ganun talaga negosyo nila yun. So guys, thank you so much for watching. Hanggang sa na lang yung video na yan. Short video lang talaga siya kasi gusto ko lang ka-share kung magkano yung naging placement ko para lang magka-idea din kayo. So medyo malaki-laki din. So dapat pagdating nyo dito, pag pinalad kayo, magtino, mag-ipon para syempre makabawi sa mga taong tumulong or makabayad ka ng utang bago ka umuwi.